Mahigit 4 taon na hindi natatalo ang Jordan sa kanilang home court kahit na sino pa mang team ang kanilang nakakalaban sa kanilang home court. Pero sa pagkakataong ito ay nagawa ng Gilas na basagin ang 4-year record ng Jordan at napansin rin ito ng FIBA na pinost pa nila sa kanilang page. Pag-usapan naman natin ang pwede pang maging improvement sa Gilas lineup at gusto natin na makitang maglaro na muna ang mga players na ito sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Nakita natin na may mga ilang players ang Gilas na hindi pa naglaro nang magkasama kay naman isa pa ring malaking katanungan kung gaano nga ba kalakas ang Gilas team. Meron tayong 2 aktibong naturalized players sa Gilas at ito ay sina Jordan Clarkson at Ansh Guame na kung saan pwede silang magpalitan sa FIBA World Cup dahil na rin sa 13 players ang pwedeng ilista ng isang team at yung isa na sobra sa Final 12 ay pwedeng pumalit sa next game. Magbibigay ito ng flexibility para sa Gilas team. Hindi pa natin nakikita ang kay Soto, Ansh Guame, Jun Mar Fajardo, AG Edo, Japit Aguilar na lineup ng mga bigs na kung saan ito ang isa sa magiging pinakamatangkad at papalag na rotation ng mga bigs ng Gilas sa FIBA World Cup at sana magawan ng SBP ng paraan na mabuo ang rotation ng mga bigs na ito at maglaro na muna sila sa natitirang laro ng Gilas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers para makita natin kung gaano talaga kalakas ang Gilas sa loob ng paint. Kung hindi naman natin gagamitin si Ansh Guame at available si Jordan Clarkson ay malakas pa rin ang Gilas dahil na rin sa merong kang kay Soto, AG Edu, Jun Mar Fajardo, Japit Aguilar na magbibigay pa rin ng magandang rotation ng mga bigs para sa Gilas team at lalakas naman ang firepower ng Gilas sa 3-point area, mid-range at maging sa isolation play dahil sa kayang-kaya ni Clarkson na makagawa ng score kahit na sa ang area ng basketball court pagdating sa opensa, mapa 3-point, mid-range at penetration para sa mga layup at dunks. Ang maganda pa kay Jordan Clarkson ay nakikita rin niya ang mga open na bigs para sa mga alley-oop plays at maging ang mga players na open sa 3-point area kapag nakukuha niya ang atensyon ng depensa ng kabilang team. May ilalakas pa ang lineup ng Gilas pero kailangan maglaro ng mga players na pwedeng magpalakas pa sa Gilas sa mga qualifiers para makita natin ng gusto ang best Gilas lineup na maglalaro para sa FIBA World Cup 2023. Pagdating sa World Cup ay ang mga best players rin ng iba't ibang bansa ang maglalaro, matatangkad, mabibilis at sanay na sa mga international at high level competitions kaya naman kailangan talaga na maglaro ang lahat ng pwedeng maging key players ng Gilas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers para makita natin kung sino ang mga players na nag-i-stand out talaga sa FIBA competitions. Konting update naman tayo tungkol dito kay AG Edu at nagbalik na nga ito sa paglalaro ng basketball para sa kanyang team na Toledo Rockets at may nakita tayo na isang article na pwedeng difference maker ng Toledo Rockets si AG Edu at makakatulong o magkakaroon ng malaking impact para sa kanyang team na Rockets. Ibig sabihin nito ay nakarecover na siya sa kanyang injury at nasa 100% healthy na nga siya at isa itong magandang balita para sa Filipino basketball community.